Sa isang pamilya talaga, kapag may nag-outing, merong isa doon yung parang kusinera nila. At ako yun. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. This is the day. The best part of our trip. And we are preparing packed meals for our trip sa Matnog, Sorsogon. Or yung tinatawag nila na Subic Beach. Ito yung kilala as Pink Beach of Sorsogon. Nakalimutan ko yung tawag nila sa longganisa, pero may specific longganisa ang Sorsogon, and yung lasa niya matamis. So, ayan na, hard-boiled egg, longganisa, at saka kanin, and slices of spam. So, habang nagluluto ako, may struggle talaga dun sa outdoor kitchen, kasi yung apoy nung kalan, ayaw mag-touch dun sa pan. So, I asked my daughter to do it for me, while I pack their clothes, at saka yung mga pinaggamitan namin yesterday, na mga nakasampay. Ganun talaga ang buhay nating mga ina, mga kamare-chef. So, ayan na, tapos na yung ating pack meal, at binabalot na ito. Yung nasa bakasyon ka, pero galaw catering ka pa rin. Ang saya, diba? Ako talaga, I am the type of person that would suggest cooking dun sa iyong pinagsistayan versus eating out. Kasi ang laki talaga ng expense, lalo kapag malaking family kayo. Thousands talaga ang kain namin kada restaurant. So, ito malaki savings namin. Ito ay en route na kami from Gubat, Sorsogon to Matnog, Kamkam, Sorsogon. Alam mo, sa biyahe pa lang busog ka na kasi sobrang ganda ng view. And paulit-ulit yung maririnig sa akin to. Ang kinis ng kalsada ng buong Sorsogon, I swear. Nandito na kami sa pier and meron silang tourism office. Make notes, so meron tayong environmental fee na 150 per person. Bangka rental is 3,000 fixed rate para sa 10 tao. Nag-additional kami ng 200 pesos per boat na yung fee na yun. That will bring us dun sa area kung saan mag-fish feeding tayo. May area kung saan hindi safe maglangoy kasi kung makikita nyo sa video, meron siyang current. Though the water is very inviting, pero merong mga square waves. Siguro sa hampas ng alon, tapos yung banggaan ng alon because of the other islands. Bawal ang mga naka-sunblock, naka-sunscreen if you're going to avail of the snorkeling. The 200 pesos includes na rin yung one bowl ng ipapakain nyo dun sa fish. They are very strict. You are not allowed to feed them anything else like mga bread, crackers, only the bowl of fish food. Tapos may option kayo if you want to do snorkeling with the fish or magsiswimming ka dyan, that's another payment. Pero mga kamare-chef, hindi na namin ginawa yun kasi bitin kami sa time, gawa nga nang nasiraan kami ng sasakyan. So, medyo nag-shorten yung trip namin dito. Kaya ang ending, we are so excited to go to the Subic Pink Beach. The pier opens at 8 a.m. tapos ang pinaka last ride nila is 3:30 to 4 p.m. We stayed here sa fish pen for about an hour. Tapos aliw-aliw kasi ayan o, may bangus na malaki. Meron silang baby grouper, pero ang laki niya na, oh! Siyempre, habang tinitignan ko sila, iniisip ko, ano kaya ang lasa nila pag naluto? Meron din silang fishing, pero you are not allowed to bring home the fish. You have to set it free after. Tapos, dapat may dala ka sarili mong fishing rod. Sa mga nanonood, nakikilala nyo ba yung mga isda? If so, please comment it, kasi hindi ko alam kung ano sila. Akala ko, reef shark, bangus pala yan. Ayan, so we really enjoyed this. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalalaki ng mga fish. Nakakaaliw siya. After the fish pen, we are now headed to Pink Beach, which is the reason why we are here in Sorsogon. So, it's really exciting for us. Sobrang curious ko kung totoo bang pink talaga yung beach doon. So, at first, nakita ko napakaganda ng water, mga kamare-chef. It's pristine blue. Ayan. Ang linaw, no? Ang ganda! Ang interesting talaga ng ating archipelago, no? Iba-iba yung characteristic ng mga dagat natin and nakaka-proud. So, ayan na, tinititigan ko talaga. Sabi ko, parang hindi naman pink. Tapos sabi ng bankero namin, kapag tumirik pa daw yung araw, dun daw lumalabas yung pagka-pink niya. Tapos ayan na, habang tinititigan ko, sabi ko, oo nga, nagpipink nga siya. Ang ganda. Alam niyo yung Himalayan salt sa grocery, yung crushed na, yung specks siya ng pink at saka white, ganun yung itsura niya. I have a hunch it's because of the red corals. Baka maraming basag na red corals that made it that way. Upon arriving sa Pink Beach,
bibigyan ka nila ng option na magpaihaw ng mga fresh nilang huli na isda. Nagpaihaw ako ng giant talakitok na nagtotal ng 4 kilos at 330 siya per kilo habang nagsiswimming yung mga anak ko. Meron din silang room doon na 2-5 kung gusto ninyo mag-overnight. Kasi yung restroom nila na public, hindi ganun kaganda. Pero kung hindi ka naman maselan, edi doon ka na lang sa hat at saka yung public restroom. Libre lang naman yan. So, ayan, tinititigan ko na naman yung sand. Ayun na nga, oh, kita ninyo. Nagpipink siya talaga. Ang ganda! This was around 1 p.m. or 2 p.m. Habang tumatagal, nagiging itsura niya na yung mga tourism pictures nila. So, hindi siya budol, mga kamareshef. So, ito na yung inihaw natin na talakitok. Ang sarap niya. So, ang paihaw naman nito is 250 kasama na yung uling. Siyempre, kakain rin tayo ng baon natin na longganisa and spam with hard-boiled egg. Kung hindi nasira talaga yung sasakyan namin, we could have stayed here overnight. Sayang, ano, we could have stayed long. Pero dami nating work na nakaabang after natin mag-beach. Kaya ito na kami, mga kamareshef, pauwi na kami. And we're headed to Albay. Yun lang, bye-bye!